Welcome sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. Dito na po tayo ulit sa Korean type roofing na renovation. Ayan. So, ngayon po puputol tayo ng 140 cm. Gagamit tayo ng cut-off para doon. Ito yung channel bar natin. So, kasi mamaya mga ideas, tayo po ay mag i-layout natin yung magiging itsura ng Korean type natin. Yung pagka-islant ng ating bubong. So, mamaya papakita ko sa inyo. So, ito yung gagamitin natin para sa center post. Putulin natin. So, gagawin natin dito, puputol po tayo ng 7 piraso. So, 7 piraso na tago 140 cm. Puputol din po tayo mga ka-ideas ngayon ng 540 cm. Yan. 7 piraso po yun sa bawat side, sa right side saka sa left side. So, 14 na piraso po yung ating puputulin na 540 cm. So, center post po natin, 7. Tapos, dito naman po ay 14 pieces. So ito yung center post natin, you know, nag-45 tayo dito. Dudugtong po natin dito yung truss natin. So ipapakita ko mamaya para mas maintindihan po ninyo. Okay mga ka-ideas, meron tayong pinutol dito na center post natin, you know. Ang sukat nito 140 cm, yung pinakita ko sa inyong pinutol natin. So ngayon, wine-weld po natin, pinu-full weld natin dito sa round bar na 10 mm ang kapal. Ayan. Ang purpose kasi nito, kaya tayo naglagay ng center post dito. Para kahit wala pang hollow blocks ito, hindi pa tayo nakapag-asintada dito, makakapag-umpisa na tayo makapagbuo ng truss. Di ba mas mabilis mga ka-ideas? Mas magiging mabilis po yung trabaho natin kung ganito. Kasi sabay na yung truss na binubuo, nakapag-asintada pa tayo. So tamang-tama, pag nabuo naman na yung truss dito, meron na rin asintada. Kaya 7 piraso po yung center post natin mga ka-ideas. Kasi isa dito, tapos isa sa dulo, so dalawa na yon. Tapos yung natirang sukat, i-divide po natin yon. At doon po natin ilalagay yung center post natin. Nakatayo na siya dyan. So ito naman po mga ideas, yung ating channel bar na 520 cm. Ayan. Ang ginagawa po natin, idinidikit po natin doon sa ating center post. Ngayon, magmula po dito sa ating biga hanggang dito sa ating channel bar ay 90 cm po yan magmula dito. Tapos 140 naman po yung pinakatuktok. So mapapansin po ninyo dyan yung slope ng ating magiging Korean type na design ng bubong, ano? Magmula doon hanggang sa pinaka dulo ng biga. Ayan o, nakapatong na dyan. So i-weld natin yan dyan sa 12 mm na bakal ng poste. Tapos dito po sa ating overhang, yan, 1 meter po yan, nasa mga 1 meter po yung extension yan. Tapos maglalagay naman tayo ulit doon mga ka-ideas ng 520 cm doon sa pinakatuktok yung 140. Yan. Pero dito yung pinagkaiba. Kung doon, sa biga po natin ipinatong, dito mas mataas ng 60. Itataas natin ito hanggang 60 cm para medyo hindi masyadong mataas yung pagkaka-islant ng ating trusses at yung bubong natin para mas magandang tignan. So doon naman, gumagamit na rin tayo ng tubular bilang parang ano niya, center post na rin niya. Kasi para maitayo na natin kahit hindi pa nahahollow block. I-coconnectan na lang natin mamaya yung mga round bar natin sa pag-aasintada dito sa channel bar at sa mga tubular natin na ginagamit. Kung papansinin po ninyo mga ka-ideas, meron na rin tayong mga dowel dito. Sa amin, ang tawag namin dito, dowel. 10 mm po yung ginagamit natin. Ayan o. Nakaready na po yan para sa pag-aasintada. Yung kinuha nating putol mga ka-ideas, nasa mga 140 cm din po. Kasi yung taas yan ng
trusses natin para hindi na tayo magputol pagkatapos. So dyan po sa biga na yan, may mga nakalabas ng mga bakal. Pero dito, nagtik-tik tayo na pinalabas natin yung bakal ng biga nila para may connect na natin yung dowel natin. So ngayon, 10 piraso yung pinutol natin, mga kaibigan, sa tag 140 cm. At mamaya, sisimulan na po natin yung pag-aasintada. So nagtimpla na rin po tayo sa baba. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung mixture natin. Pagkatapos, kung ano yung sukat na makukuha natin dito sa front, ito yung harap. Dapat dito sa likod din, kaparehas din. So same din po yung gagawin nating proseso. Parehong sukat, parehong materialis din, no? Magmula doon ulit, 140. Ipapatayo natin, kagaya nun. Pagkatapos, 520 naman po yung ating channel bar. Magkaparehas po yung sukat nito tsaka yung sa kabila. So ito yung center post natin sa likod. Umumpisahan na po natin na tayo. So napakahalaga dito gumamit po kayo ng level bar o kaya naman hulog kung sakali kung wala kayong level bar. Importanteng tuwid po yan, mga kaideas. Eskwalang tuwid yan dito at saka dito para makuha nyo eksaktong tuwid. Ngayon, maglalagay tayo ng brace nito. Gamit din lang yung ating round bar na weldable po. Weldable na round bar. Connecta natin yan sa ating channel bar. Doon sa bakal ng poste nila. So ayan, hulog po ang gagamitin natin. So habang iniispatan, habang nilalagyan ng brace, nakabang naman po yung ating hulog. Para pag okay na po yung tuwid niyan, iispatan na lang ating kasama. Tapos i-full weld na lang natin. Okay, balik tayo dito sa harap, mga ideas, kasi kakabit na natin yung isa. Yung nasa left side, ito yung mataas na parte. Kukonekta natin doon sa 60 cm. Ayan, oh. So ayan, kinuha natin yung 90 cm po, yung ating bulada pagmula dito sa gitna. 90 cm, tapos sakto po yun doon sa dulo, merong sobrang 1 meter. Yun po yung bulada natin sa left side. Okay, nakuha na natin ngayon yung sukat ng ating channel bar. Ipo-full weld na natin to ngayon. Ayan, oh, nakikita nyo dyan yung pinutol natin kanina, naka 45 degree, ano? Para lapat na lapat po yung pagkakapatong ng channel bar natin. So ngayon, ipo-full weld sa atin ni Kuya Barok. Anong klaseng full weld gagawin nyo, Kuya Barok, eh? Straight. Ha? Straight. Kala ko, kaliskis na naman, eh. Katapos, sunod naman dito. Ideas, may binago tayong konti dito. Nagtaas tayo ng mga 4. Ano, pinatong natin dito sa channel bar. Ganito yung magiging style na yan. Sa bawat channel bar na gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng 4 para tumaas. Yan, to full build natin yan. Kasi napansin natin na mas maganda yung design o yung pagkaka-slope ng ating Korean type sa right side kung maglalagay tayo ng 4 o 4 inches doon sa right side na to, para hindi siya nakasagad masyado kasi mababa, mga ideas. Pero mga 4 inches lang po, okay na, mas maganda. So yun po yung pagbabagong ginawa natin, maliit na adjustment. Okay, sisimulan na po natin yung pag-aasintada. So nandito na po tayo nagtimpla ng ating mixture ng semento. Ayan, oh, malapit sa may pinag-deliveran ng buhangin natin. Dumating po kahapon pero hindi ko na nakuhanan, mga ideas. Pero dumating na at nag-mix tayo, dalawang semento yung tinimpla natin. Mixture natin, mga kaideas, is 1:3 pa rin po. Sa mga hindi pa po nakakaalam, isang semento po yun, katumbas po nun is tatlong sukat din lang ng dami ng semento. Tatlong ganon, tatlong dami ng sukat ng sementong buhangin. 1:3. Pero po pwede rin po yung 1:4 dito. Ngayon, tingnan natin yung mga kasama natin na mag-aasintada. So ito po, kasama natin dito si si Bayaw Darius, ano? Saan galing? Malulus, Bulacan. Magbispring niya, no? So dito po, mag-aasintada na tayo. Lagay muna tayo ng mga puting natin na semento. Tapos nandito na rin po yung mga hollow blocks natin. Gagamitin natin is 4 ang sukat. Hollow blocks. So, mga ilang patong din po ito. Mga nasa mga 6 na patong ng hollow blocks yung aabutin natin. So every 3 hollow blocks po yung gagawin natin. Sa bawat pangatlo, maglalagay tayo ng pahiga na bakal. Patayo at pahiga, 10 mm po ang ginagamit natin.
So dito naman po sa pagli-layout kanina, hindi ko na rin naipakita, pero ang ginamit na rin po nating butterboard natin is itong center post. Kasi saktong-sakto nasa center 'yan. Ginamit na rin po nating butterboard, ano? So ngayon, doon din sa dulo, ganun din yung ginawa natin, doon na rin natin binase. Tapos nagsukat na lang po tayo. Nagsukat tayo ng sukat ng hollow blocks. Kung ilan po 'yon, nasa 8 inches po 'yon o kaya naman 20 o 21 centimeter. Okay, naputol na natin mga ideas. So ano ba yung pinutol natin? Kanina po, nag-level hose kami. Kinuha natin yung level nun, ano? Huwag nyo lang po ibabase sa sukat. Kasi kung halimbawa 60 yung kinuha natin doon, hindi porque 60 yung puputulin nyo is magka-level na sila dito. Hindi po. So kailangan ginawa na po natin, nung nakuha natin yung 60 doon, 60 cm, ni-level hose natin, no, para eksakto yung level nila. Kasi hindi tayo sigurado dyan sa pagkakabuhos. Kahit maliit lang na difference po yan, malaking problema na yan sa trusses natin kapag nagkabit na tayo ng bubong. So yun, ito na yung eksaktong level niya, yung pinagputulan. Gagawin na rin po natin doon yung kung anong ginawa doon, gagawin na rin po natin dito ngayon. So dito nakapaglagay na tayo, itong sa right side. Right side sa harap, ito yung nasa likod tayo ngayon, so left side po ngayon. Ito, itong maliit na to, naikabit na natin. Magkakabit naman tayo ngayon dito. Ito yung parting mataas. Ayan o. Pareho din po yung ginawa natin dito. So ito, meron tayong ginamit ditong channel bar. Kung ano yung sukat nun, dapat pantayo rin po dito. Ginamit natin level hose para makuha yung parehas na sukat nila. So tapos, full wield natin yun. Then, kukonekta natin dito sa bakal ng poste po nila, nakakapit dyan. So ito na, kinakabit na natin. Okay, so habang ginagawa ng mga kasama natin to, samantala mga kaibigan, nakapangatlong patong na tayo ng hollow blocks. Yan o. Pagkatapos ng patong ng hollow blocks na to, pangatlo, maglalatag na tayo ng 10mm natin na round bar. Pahiga, pahiga po natin dyan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan kanina, na kapag ginawa natin yung ganitong paraan, naglagay tayo ng center post, mapagsasabay po natin yung pag-aasintada and then yung pagbuo ng truss. So kapag natapos natin yung asintada dito, matatapos na rin yung mga truss. Mapakita ko pa sa inyo mga ideas kung saan pa po yung ating asintadahan, ano, para makita po ninyo. Bali, pag natapos natin itong gitna, itong pinaka-divider nito, dito naman po, magdadagdag tayo dito. Papatungan natin ito ng hollow blocks. Pero isang patong lang po. Isang patong ng hollow blocks. Pag mula doon, papunta doon. So makikita nyo yung tansi dito. Yung tansi. Yung tansi dyan. So yung tansi na to, ganitong level po yung aabutin natin dito. Tamang-tama, may mga nakalabas ng mga bakal. Pagdudugtungan natin. Pero doon sa kabila, papakita ko sa inyo. Dito. So itong sa left side na to, nasa tatlong patong po tayo ng hollow blocks. Kapag natapos tayo dito, magli-layout na tayo dito ng asintada. So dito. Iuhuli na lang po natin itong asintada dito. Ayan, iuhuli na lang natin to, tsaka yung sa likod. So ngayon mga ka-ideas, naglagay tayo ng center post po doon sa gitna. So dinivide natin. So naglagay tayo ng isang channel bar doon. Yung sukat ng channel bar natin dito at saka dito, eksakto po yung sukat din natin dito sa gitna. So ngayon, kinuha din natin yung gitna dito sa side na sa right side. Ayan. Yung may marka. Ayan, markahan na natin. Kasi kailangan makuha ninyo yung gitna at saka yung gitna. Ganun din sa kabila. Pero ngayon, ipapatong kasi natin tong channel bar natin na 520 cm kagaya nun, pero sa gitna tayo maglalagay. So tara, gagawin natin. So mahalaga po dito mga ideas na yung nilagay natin sa gitna, i-level nyo rin po gamit kayo ng level hose.
Okay, level host niyo po yung sukat nun, tapos yung sukat na yun, yun din po yung pagbabasihan ninyo. Kaya kailangan pantay-pantay po yan. So kapag namarkahan nyo na po yun, ididikit na natin yung ating channel bar doon sa center post natin para i-spot muna natin, huwag muna yung full wheel, kasi titignan muna natin kung tama ba yung kalkulan natin. Huwag nyo pong kalilimutan lagyan ng 4 din doon na adjustment, no, para makuha yung magandang pagkaka putol natin ng 45 degree niya, para maidikit natin. So yun, ginungitan na ng kasama natin, tapos yung sobra is kakat natin yon para lumapat, kasi naka side mga ideas, so may sobra, kailangan natin ikat yon para lumapat itong channel bar natin. So ayan po yung ikakat natin para mailapat natin yan, mailapat natin dito. So ito mga ka-ideas, natapos na natin ikabit itong lower at saka yung upper channel bar natin. So ganoon din po kung anong ginawa natin dito sa magkabilaan, sa harap at sa likod. Same lang din po sa dito sa gitna. So ito po yung progress na nang ginagawa natin, day number 2. Naka-apat na patong na tayo. Nakapaglagay na rin tayo dito, doon ng pahiga na bakal na 10mm. Naka-full weld na lang po doon sa ating channel bar, doon sa gitna, yung ating dowel. Tsaka yung pahigang 10mm. So ito po yung ano natin, pahigang 10mm natin. Ayan o, naka-weld po yan. Naka-diretso po doon. Ito naman po sa malapitan mga ka-ideas, yung ating channel bar sa gitna.